Dumako naman tayo sa isang proyekto na layong pagtibayin ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa pamagitan ng sining at exhibit. Kasama natin here live sa studio si Ms. Christine Lim and Sir Numero Gonzales Lim or Sir Uno. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning. All right, Sir Uno, Bridging Horizons. Very interesting yung name ng exhibit na ito. Tell us more about this. It's just like a bridging dimension or skyline through culture and arts. It's just to promote Navy in international communities like different embassies. It's just serving our country to Philippine Navy and ayun, propromote namin sa mga embassies. International. You have different kinds of arts ipapakita rito, of course. Ano yung mga klaseng arts yung makikita namin dito? And who made this? Miss Christine. Alright. Yes, Miss Christine. You're the one who made this art. Yes, yes. Okay, so ano klaseng mga art yung makikita natin dito? I'm a missionary visual artist and I'm also a Philippine Navy reservist. Okay. Kami po ni Councilor Uno is under NRPAL, the Naval Public Relations Affairs Unit. Mm-hmm. At bilang mga goodwill ambassadors ng bilang reservist, Philippine Navy reservist goodwill ambassadors, we are currently doing our best effort to help in our civil military operations. Specifically right now, we think it's much needed to strengthen our diplomatic relations with other countries. Kaya nagawa ang Bridging Horizons because syempre I'm an artist and of course Councilor Uno Lim is a government official. At syempre nasa puso talaga natin ang magserbisyo sa bayan. And I believe as an artist and as a at syempre si Councilor Uno as a public servant, it is our social responsibility na to make sure na gamitin namin yung mga kakayanan namin bilang reservist sa Philippine Navy to serve our country sa kung ano yung kailangan natin ngayon. At syempre ang kinakailangan natin ngayon is to strengthen our diplomatic relations with other countries. And ginagawa namin ito through cross-cultural exchanges and hopefully yung pag-gift namin ng mga paintings at mga artworks ko po sa iba't ibang mga nations, sa mga dignitaries, ambassadors, and head of states ng iba't ibang mga countries will be a platform for our multilateral and bilateral talks with them. At syempre, makakatulong ito sa ating Philippine Navy. Ang galing, no? Kasi from usually the job na meron kayo, na isama natin yung usapin ng sining. I mean, what inspired you to have this kind of exhibit now? For one, of course, I'm an artist. And naniniwala ako na ang sining, it can bridge horizons kasi okay. Hindi siya limited ng language. Mm-hmm. It's a universal language and it speaks magnitude talaga when you share that to other nations. At syempre, ang sining, kumakatawan yan ng ating identity, ng ating culture, ng ating heritage. And what better way to promote our diplomatic relations with other countries kundi educate natin sila tungkol sa kung sino tayo bilang mga Pilipino. Okay, I also understand that you guys have done this exhibit kasama ang ilan sa mga indigenous people. Mm-hmm. Diba? So, very, kumbaga parang talaga nakapakita natin yung pagka-Pilipino rito. Siguro maganda rin na ma-invite din natin ating mga kababayan na patuloy na sumuporta sa mga activities sa Philippine Navy, like for example this one. Yes, so yun yan, sir. Nabanggit niyo po na we are promoting also our IPs through Bridging Horizons dahil isa sa mga series ng artworks na ginawa ko po dito ay yung AMAC, which is made of yung pinaka-primitive form ng bahag natin. Ito po ay galing sa bark ng puno na ginagamit ng mga ancestors natin bilang kasuotan before they were influenced by other cultures na maghabi. At itong mga artworks na ito ay ibibigay natin as a regalo sa iba't ibang mga leaders ng iba't ibang mga bansa because we believe what better way to promote our culture than to give them a tangible reminder of who they are. At and who they are is who we are as Filipinos. At inimbitahan po namin ang lahat na supportahan po ang Philippine Navy. And as reservist, syempre, naniniwala po kami na ang pagmamahal sa bayan ay hindi po optional. Kung mahal po natin ang mga
mga pamilya natin, kumahal po natin ang ating bansa. Hinihikayat po namin kayo na sumama sa Philippine Navy. Hindi lang naman po pakikipagbakbakan ang trabaho ng isang sundalo, but more than anything, we are here to keep and promote peace. And sana po makasama po namin kayo sa adhikain, sa pagpapatuloy ng adhikain po na ito. Diba? So daming adhikain, meron pa sa usapin ng sining, no? Napakahalaga talaga nito. Para syempre mabalance din natin. No? Pero Sir Uno, sino-sino ba yung naging bahagi na exhibit na ito? At paano sila nakatulong sa pagsasakop at tubalan nito? Well, it started with the courtesy call of Major General Quizon to Manila City Hall with Mayor Hani Lacuna. Mm-hmm. And during that time, we discussed about the possible projects of the Philippine Navy with the City Government of Manila. So initially, the Philippine Navy wants to initiate a project cleaning the esteros of the city. Mm-hmm. But eventually, after a long discussion with General Quizon and other representatives from Philippine Navy, nagkaroon ng yung usapan na yun na uwi sa what can we do more for the Philippine Navy. Like for example, not just cleaning esteros, not just cleaning helping medical mission. Mm-hmm. So, sa service, sinabi ni Mayor, let's go beyond. So, okay. The Mayor supported the project and sabi nga namin, parang I'm a government official, but parang sabi ko, I'm not just serving my district, okay. My constituent, but also it is an honor also to serve my country. So parang kailangan talagang through this exhibit Bridging Horizon, uh-huh. we can definitely promote Philippine Navy through culture and arts. Ayun. Speaking of culture, you mentioned cross-culture relations with other countries. Ano mga countries ang inasahan natin matatampok ito since I understand kaka-launch lang nito? Bale, we will take our cue from our flag officer in command, Vice Admiral Adasi Jr. Mm-hmm. regarding the countries. But definitely, nakaset na po kami bisitahin ang Singapore this month. Ito po ang first stop out of the sa labas ng Philippines ng Bridging Horizons exhibit. At do we have number of countries na inaasahan natin dadalawin? For now, probably Southeast Asian. Southeast Asia. So since sila yung mga neighboring countries natin and some of the ambassadors of probably Singapore, Indonesia, Malaysia. Okay. Yun, na-expect na rin itong turnover na pay. And it's a 5-year-long project, so we would like to visit as many countries as we can. Ayun. Pero patuloy po tayo, syempre mga kababayan, sa pagsuporta sa mga adikain. At syempre, kung pwede makasali din dito sa Philippine Navy, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page na Philippine Navy. Philippine Navy. Ayan. Alright, thank you so much sa pagsama sa amin ngayong umaga at pagbabahagi sa amin na napakagandang proyekto ninyo. Sobrang dami talagang pwedeng gawin at ma-achieve sa pamagitan ng sining. Muli po ay atin nakasama si Ma'am Christine Lim at Sir Uno Lim. Maraming salamat po.